ng salita ng Diyos. Ang halaga ng salita ng Diyos ay nabasa natin doon sa 1 Thessalonians 2:13, kung saan si Apostol Pablo mismo ay inihayag niya ang halaga ng salita ng Diyos doon sa mga mananampalataya sa Thessalonians. Ang population po ng Thessalonians ay considered of two diverse classes. Dalawang class ito. Alam nyo ba na yung Greek at saka Jew ay magkasama dito sa aklat ng iglesia ng Thessalonica? At yung Greek is representing the philosophy of paganism. Yung mga pagano, mga filosofiya, yan po ay presentation ng Greek. Sa kanila, wisdom yan. While the Jews is yung custodian po ng truth of revelation, at dahil doon ang problema is naghati dito sa kanila ng kayabangan instead na humility at sanctification ng kanilang buhay, nagkaroon lang ng head knowledge. So it's very possible na alam na alam natin ang truth pero hindi nagre-reflect sa buhay. Kung nangyari yun sa kanila, pwede rin mangyari yun sa atin sa panahon natin, at totoong yun ay nangyayari sa kanino man. So hindi ko sinabi sa particular kayo o ako o sino man, ang Panginoon lang ang nakakaalam. But among the Hebrews, Moses was recognized as the head of their system, and his word were profoundly venerated, at yung mga Gentil naman were not less devout and ardent in their admiration of Plato. Kasi yung mga Gentil, doon sila sa mga philosophical na ideas, at yun po ay isa doon na kinikilalang si Plato. Pero sa mga Hudyo o Hebrews, yung sulat ni Moses, gaano man sila ka-ardent pagdating po doon sa sulat ni Moses, ang problem, hindi po nakikita yon sa buhay. While here, mga kapatid, makikita natin, yung pangangaral ni Apostle Pablo sa kanila ay higit doon sa mga philosophical view ni Plato, at hindi lamang ito simpleng mga isinulat ni Moses, kundi ito ay na-demonstrate sa kanilang buhay yung power nito. Ang salita ng Diyos, bagamat ang sinulat ni Moses ay hindi mapapasubalian na ito rin mismo ay galing sa Panginoon. Subalit, mga kapatid, kung hindi ito magkaroon o magdulot sa kanila ng tunay na pagbabago, magiging isang idea lamang ito. So, yun yung dapat na hindi mangyari sa atin. So, here in verse 13, makikita natin, si Apostol Pablo ay taos puso at talagang walang humpay ang kanyang pagpapasalamat, sapagkat kung paanong ang salita ng Diyos ay kanilang tinanggap ito ng mga tao doon sa Thessalonica, at ito yung marami sa kanila ay nakinabang. Sa atin din mismo, dapat ay meron tayong mataas na paggalang sa salita ng Diyos. So again here, mga kabatid, ang ating pag-uusapan, focusing dito sa verse 13 na ibigay ko sa inyo yung short background, no? Hindi po tama na puro background lang tayo, mawala yung mga prinsipyo, kasi ang Biblia mismo ay teaching material siya. Okay, so here, mga kapatid, in verse 13, dalawang bagay ang makikita natin concerning po dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, while ang ating topic is receiving the word, ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Alam ba ninyo na ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihang magligtas, ano po, ng Diyos ay sa mga hindi mananampalataya, ay kapag kanilang narinig ang kanyang salita, dumating ang pananampalataya, magkakaroon sila ng pagbabago tungo po sa kaligtasan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan na nakapagliligtas. Yan po, tanging sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, siya ay nakapagliligtas mula sa pagkasiguradong kapahamakan at kahatulan na walang hanggan. Ang the only means that God used to save the unbelievers or sinners just like you and me is through the Word of God. Na po, wala na pong iba pa, kundi sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Yun ay
kapangyarihan ng Diyos. Now, dalawang bagay. Una, dito natin makikita na tinanggap nila yung salita ng Diyos na meron pong paggalang, mataas na paggalang. Kung paanong yung salita ng mga apostol ay tinanggap nila na meron pong paggalang. The second, makikita natin dito is the working power of the Word of God, no, to their life. Yung working power of the Word of God to their lives, makikita natin dito, the working power. Now here, mga kapatid, first is yung reverence nila sa Word of God. Ang sabi dito, which you heard from us, the Word of God must be proclaimed and be heard. Ito ay nadinig, nadinig na mga tao roon sa Thessalonica na itinuro ng mga apostol. Kasama dyan, of course, si Apostle Pablo, si Timothy, yung iba pang mga tagapangaral, na po, kasama na rin si Apollos, at iba pang mga naturingang mga disipulo din at assistant ng mga apostol during that time para mangaral ng salita ng Diyos. Pero, maliwanag na ang salita ng Diyos ay ipinapangaral ito. Saan man sila magtungo, saan man sila magpunta, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yun po ay napakahalaga. Ang salita ng Diyos na binabanggit dito is in particular concerning po dun sa gospel ng ating Panginoon. Pag pinag-usapan po ang salita ng Diyos ay yung kabuuan ng scripture. Pero dito yung Word of God na tinutukoy dito ay tungkol po ito sa ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung minsan, depende po sa pagtukoy sa Word of God na binabanggit sa teksto. Yung Word of God dito is the gospel of our Lord Jesus Christ. So yung mga taga-Thessalonians, tinanggap yung salita ng Diyos na meron pong napakamataas na paggalang. Oh, mahalaga po yun, ha? Yung paggalang sa salita ng Diyos. Kasi ito, sumasalamin ito sa ating buhay Kristiyano. At kung talagang tayo ay may tunay na pananampalataya. So, dito, sabi, you accept it not as the word of men. So, maliwanag dito kung paano nila nire-respeto at mataas na ginagalang yung salita ng Diyos. Not as the word of men. No po? So, not of human origin, hindi po human ideas or philosophies. No. Hindi po ito. Pero ito po ay divine revelation. So, pag divine revelation, alam natin, ito ay pahayag ng Diyos. So, yung pinanggalingan ng salitang ito ay hindi sa kanino mang tao. Naturally, ito po ay galing mismo sa kapahayagan ng Diyos. Kung paano nga mga propeta noon ay nagsalita, hindi sa kaganang mga sarili nila, kundi ang Diyos ang nag-udyok sa kanila at naglagay ng karunungan, at nagpakita sa kanila ng iba't ibang kaparaanan at inilagay mismo ng Diyos ang kanyang salita sa puso at isip ng mga propeta o sa kanilang bibig upang ito, mga kapatid, ay maipahayag. Yan po ang inilagay sa kanilang bibig. Putting into their mouth yung salita ng Diyos upang ito ay kanilang maipahayag. So in the same things, yung mga apostles nung sila ay nangaral patungkol kay Heso Kristo at ang basis nila is from Old Testament, kaya naman yung pangangaral ng mga apostles, ito po ay tinanggap ng mga taga-Thessalonians. Sila ay naging mabuting tagapagsalita ng Diyos. Tinanggap nila ang salita ng Diyos. Although hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng salita ng Diyos, subalit itong mga taong ito ay tumanggap sila ng salita ng Diyos. The word na tumanggap dyan, mga kapatid, ay naroon po yung lakip ng pananampalataya. They received the gospel or the word of God with faith. Although, mga kapatid, faith comes by hearing and hearing, pero gaya ng mga bata, sila po ay nakikinig at iniunawa nila yung kanilang mga sinasabi na ito ay galing mismo sa Diyos at ito ay authoritative. Na po, may power ito. Alam nyo, totoo, minsan mas madali turuan ng bata kaysa sa matanda. Kasi ang bata, umiiral lang yung tigas ng ulo at kulit, pero nare-retain yun sa kanilang puso.
Pero yung matanda, ilang beses mo nang tinuruan, hindi talaga natututo. Kasi mahirap turuan ng matanda. Ang totoo, ang win-hype out doon sa panahon ni Josue, yung 20 pataas eh. Ano po? Ang natira po yung 20 pababa. Kasi habang mas nag-iidad ang tao, mas mahirap silang turuan, mas matigas na ang kanilang ulo. Ano po? Pero ang mga bata, sabi nga ng ating Panginoon, kung unless na kayo ay maging kagaya ng mga kabata, hindi rin kayo maliligtas. So kagaya, hindi po ibig sabihin ay maging isip bata. Kundi sana, walang malis sa pagtanggap ng katotohanan. Pag sinabi sa ating, ito yun, yun yun. So walang malis. Dapat tanggapin natin as it is. Yun po dapat yun. So, sila ay nung nakinig ng salita ng Diyos, kanila itong winelcome sa kanilang buhay. At sila po, mga kapatid, ay dumating, of course, yung pananampalataya. So, dahil doon, sa makikita natin, ang salita ng Diyos ay nagsasalita ito tungkol mismo sa Kanya, sa Diyos, sa buhay, mula rito patungo sa walang hanggan. Nagsasalita rin ang kanyang mga banal na aklat at kapahayagan tungkol sa kahatulan ng ating mga kasalanan. Pagdating ng panahon, sisingilin niya tayo. Sinabing everyone will give account to the throne of God. At then, some will be judged and some will be saved. Na po? And some for eternal life and some for eternal damnation. At ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay hindi ito pera, hindi rin ito trabaho. No po, ang word is pinaka. No, pinakamahalagang pangangailangan natin, it is, no po, the salvation of our souls, the forgiveness of sin, which result eternal life through the unsearchable riches of Christ. At ito, mga kapatid, ay matututunan lamang natin through the Word of God. Walang ibang tao ang pwedeng magbigay nito sa atin, maliban lamang sa salita ng Diyos. Kaya po, any ideas of men, gaano man ito ka-noble, gaano man ito sabihin natin ka-eloquent, ang salita ng Diyos lamang ang dapat nating bigyan ng pinakamataas na parangal. So, they receive the teaching and the preaching of the apostles as the Word of God. Nandun po yung kanilang hearty welcome. Yung puso po nakbukas. They accept it with faith, joy, and with full happiness. Sila po ay dahil doon, experience nila ang iba't ibang mga afflictions ng buhay dito po sa Thessalonians. Pero hindi sila tumalikod sa Panginoon. Hindi sila nagpa-apekto. They also experience yung iba't ibang suffering ng buhay, kaya na mga kahirapan sa pinansyal, at yung mga matitigas na ulo ng mga kapatiran, at yung mga pag-atake sa kanila, but they remain faithful to the Lord Jesus Christ through the Word of God. Ganun natin nakikita dito ang mga taga-Thessalonians na ito. Ano po? They did not receive the gospel as the word of men, but they receive it as the Word of God. No, hindi ito isang yun yung clever, eloquent, logical, or affectionate way in which, no po, gaya lamang din in the level of the Word of men, but mga kapatid, they receive it as the Word of God. Yun po yung napakahalaga daw. No po, dahil mataas ang kanilang paggalang. Ano ngayon ang hamon? No po, yung challenge. No, hindi lamang para sa kanila at maging para sa atin. Isipin nyo ito, that even the word of man claims to be heard. Diba? Tama. Pag nagsalita yung president, pag nagsalita yung excellent at a noble professor, pag nagsalita po ang mga matatalino, yung mga genius, pinakikinggan sila. Pero, meron tayong higit na dapat pakinggan. Ito ay ang mensahe ng salita ng Diyos pertaining to this present life and even after this life. At kung ano yun, mga kapatid, is all about Himself, about God, about Christ,
about the Holy Spirit, about salvation of a simple man like us through the Lord Jesus Christ. The Word of God is about God Himself. Ito natin makikita, mga kapatid, na kung meron mang tayong dapat pagtuunan ng pansin, ito po ay ang salita ng Diyos. Bigyan natin ang pinakamataas na panggalang. Ito man ay ipinapahayag ng simpleng tao, walang pinag-aralan, mga bata. So kung ito ay ipinapahayag, ikagalang natin yun. Yun po yung napakahalaga. Tignan natin yung mga taga-Thessalonians. They received the word of the apostles as the word of God. Why? Because their due respect. They pay high reverence because the word of the apostles is the word of God indeed. Dapat ganun natin yung nakikita na ang bawat pagtuturo ay salita ng Diyos. In that sense, mga kapatid, dapat talaga tayong magbigay ng pinakamataas na paggalang higit sa kanino mang tao yung paggalang natin sa salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Alam ba ninyo, ang paggalang ay is a form of worship at the same time? Kasi hindi mo pwedeng sambahin ng Panginoon kung hindi tayo marunong gumalang sa kanyang mga salita. Hindi pwedeng magsabay yun. Now, ikalawa, yung working power of the word. Ang sabi po doon sa ikalawang bahagi na tinatalakay natin, doon sa verse 13. So, ang sabi dito, you welcome not as the word of men, yan yung natapos, but as it is in truth, the word of God which also effectively works in you who believe. Yung salita ng Diyos ay tinanggap nila ito, no, nandun po yung working power of the word. First, mga kapatid, nakikita natin yung truthfulness ng salita ng Diyos. They received the word of God as the truth. So, ito po yung pinakamahalaga. Kailangan makumbinse yung ating puso't isip na ito po yung katotohanan. Kapag sinabi pong ito yung katotohanan, wala po itong katumbas. Wala itong katulad. Kasi ang katotohanan, nag-iisa yon. At hindi natin pwedeng pagdudahan. Alam niyo po, ito ang totoo. Kapag tayo ay sumampalataya sa isang katotohanan, walang pagdududa dapat yon. Kasi hindi tayo po pwedeng pagpalain ng Panginoon kung tayo ay tila sumasampalataya pero nagdududa tayo sa Kanya. Paulit-ulit sa scripture na ang double-minded person ay wala pong matatamo. No po, hindi tayo po pwedeng, mga kapatid, mamangka sa dalawang ilog. Hindi po pwede yon. Kailangan single lang palagi. Kung meron tayong dapat pagtiwalaan, single lang. Hindi tayo po pwedeng makaabot sa isang katagumpayan kung doble yung ating isip. No po. Napakahirap nun. Hindi yun po pwede. Eh, yung maglingkod tayo sa dalawang master, hindi po pwede. Di po ba? So, dito mga kapatid, yung katotohanan ng salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin na dapat maging focus lamang tayo sa Kanya at wala ho talagang kahit anumang sense of doubt. Kasi kung hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kung mismo sa salita niya, nagdududa tayo. Hindi po yun tama. Kasi ang pagdududa, mga kapatid, ay ito po ay hindi pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang totoo. So, dapat ating makita, mga kapatid, yung purity ng salita ng Diyos. Nandun po dapat yung truthfulness nito na nakikita natin, totoong-totoo ito. No matter what, pag hindi mo ito pinaniwalaan, babalik ito sa iyo. So, wala kang ibang option kung di mag-trust sa salita ng Diyos ng buong puso. Because the word of God, mga kapatid, it was given to us by God, His word, by God Himself to us for our salvation. Nadinig nyo kanina. For our what? Hope. Diba? For our what, mga kapatid? So that the sinful man like you and me may receive forgiveness of sin. May receive life. Kasi yung word of God, mga kapatid, is life. Buhay ito. So, itong salita ng Diyos, mga kapatid, yung katotohanan, may buhay.
Yung truth will remain true forever. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Kung ano yung katotohanan, mananatili yun. So, it is only when the Word of God, ano po, yung Gospel ni Christ, ito'y pag-ating niyakap ito, makikita natin, mga kapatid, yung epekto o yung pinakadulot na blessing nito sa ating buhay. Now, next, hindi lamang po yung katotohanan ng salita ng Diyos, no, yung una do sa working power of the Word. Ikalawa, is the power of the Word, ano sabi dito, it is at work in you, no, who believe. Na po, may power talaga, working, yung salita ng Diyos. They who receive the word of God, na po, with all their heart, nandun po mga kapatid, yung trust nila sa salita ng Diyos. Then, what? Nandun po yung maliwanag na pagkilos nito, yung operating power nito. No, it manifests the operative power to the lives of those people who receive it by faith. Po, meron po talagang kapangyarihan. The meaning, mga kapatid, is sinasabi rito yung power nito, efficacious ito, po, napaka mabisa nito upang ang puso't isip ng isang tunay na makasalanan, bagamat sila ay nasa pagkamakasalanan ay nasa under construction ni sila ng Panginoon, binabago sila. Totoong lahat tayo, mga kapatid, is under God's sanctification process. Andun tayo. Nasa sanctification process tayo. Pero, ang maganda dito, progressive. Dapat hindi tayo backward pagdating po sa buhay Kristiyano natin. Dapat on progress ang buhay Kristiyano. Pagdating po sa obedience, pagdating po sa commitment, pagdating po sa purity, dapat po on progress tayo. Hindi po tayo dapat pa-backward. So, dito, ang gumagawa nun sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay like a hammer. No po, ito po ay ginigiba nito yung luma nating pagkatao at itinatayo nito yung ating bagong pagkatao. So, inilalabas nito, ine-expose nito yung ating pagkamakasalanan. At sinisimulan nito at pinapagpatuloy nito ang pagbuo sa ating bago na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Only through the Word of God. So, maliwanag na makikita natin, may power ang salita ng Diyos. Power, mga kapatid, to forgive us. Power to change us, power to construct us, power to build us up. Ano po? Yan po yung power na yan, ng salita ng Diyos. So the Word of God, mga kabatid, nandyan po yung first na blessing nito para sa atin is yung conviction of sin. Kaya kung minsan nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo masakit. Kasi that is the power of God to convict us. Without conviction, mga kapatid, there is no realization and change at the same time. Wala. But through listening to the Word of God, nakikita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. At hindi lamang for conviction's sake. Hindi po. Kundi to change us. Baguhin tayo nito. Baguhin yung ating perspective. Baguhin yung ating mga ideas. Baguhin yung ating yung mga likes. Baguhin yung ating mga standards, baguhin yung ating mga line of thoughts. Baguhin yan. Patuloy na binabago yan ang salita ng Diyos. Also, mga kapatid, this Word of God leads us to reconciliation with God. Tayo ay na-reconcile through the Lord Jesus Christ, but through the preaching of the Word, ito ay patuloy nagbubukas ng daan upang tayo ay lalong, ano, fully reconciled sa Panginoon pagdating ng panahon. Although ngayon, nandun na po yung fullness, but still, mga kapatid, ay yung kukumpletuhan nito, wala pa. Kaya we still long for reconciliation every now and then. Although, mga kapatid, hindi ibig sabihin, nagiging kagalit ulit tayo ng Diyos pagkaya gumawa ng kasalanan, hindi yun ang usapin doon. Pero yung patuloy na binubuo yung relationship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, naroroon po yun.
Kasi going to perfection. Until sa time na tayo po, mga kapatid, ay makarating sa presensya ng Panginoon. And that's it. Yung perfection and glory. Wala pa tayo sa glory. So, and thirdly, mga kapatid, it sanctifies our heart. Ano po? Tayo, mga kapatid, na pinatawad. Tayo, mga kapatid, na binago. At patuloy tayong binabago. Progressive yun. Saan yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganun siya napakahalaga. Ano po? And then, mga kapatid, it supplies consolation in times of trials. Napakarami nating hamon sa buhay. No? So, that's why we really need the Word of God also for our comfort. Sa dami ng challenge natin, hindi natin alam kung saan natin ibabaling yung pag-asa. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Alam niyo po, habang nakikita natin yung ating pagkamakasalanan, mas lalo tayong nauuhaw na matuto ng kanyang mga salita. Yan yung dapat na meron tayo. Mga kapatid, the act of receiving it, no? Sa huli, yung gawa ng pagtanggap sa salita ng Diyos, first of all is hearing it as the Word of God. Nandun po dapat yun. Pakinggan natin habang ito ipinapangaral, itinuturo ng sino mang tao na hindi mo paboritong tao. Pero since nagtuturo siya ng salita ng Diyos, we receive it as it is. Salita yan ng Diyos. Yun po yung mahalaga doon. So, listening, mga kapatid, to it with full attention and affection. May love. Meron pong attention naroon. Hindi yung lumilipad yung isip, puro lang nagchat-chat, naglalaro habang nakikinig. Hindi po pwede yon. Habang nakikinig, dapat stop kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ingatang mag-disturb as much as possible, no? Para ma-minimize lahat ng mga gagawin natin at mag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Full respect. Dahil ang salita ng Diyos ay napaka makapangyarihan ito. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Tandaan nyo sana yun. And taking it wholly in all its parts na wala pong maiwan kahit isa. Parang pagkakain kayo, ayon yung minatitira. Kaya kung merong kakain, minatitira. Disrespect yan sa food. Kung sa salita ng Diyos ay makikinig kayo, may nalalaglag, hindi nyo nakukuha. Aside do sa disrespect, nasasayang mo yung oras na ikaw ay nakakinig, nakikinig na salita ng Diyos. Dapat full attention with all your hearts. Kaya pagka nasa church, iiwasan ninyo, mga kapatid, patulog-tulog. Kahit nga sa Bible study, iiwasan nyo yung may ginagawa kayo. Yung lang kayo nakaka-distract sa inyong katabi. Nagkakasala kayo sa harapan ng Diyos kasi nawawala yung reverence. Kahit yung pakikinig na salita ng Diyos, tandaan nyo, is an act of worshiping the Lord. Tandaan nyo sana yun. Here is a challenge. The efficacy of the Word of God and the way of receiving it is so much important to the life of a true believers. So much, mga kapatid. Vitally important ito. Dito, mga kapatid, nakikita yung indikasyon kung talagang tayo ay mataas yung respeto natin sa Diyos. We respect His Word. Kuha niyo po, masakit yun, pero yun po ay totoo. Kung naroon po yung mataas na respeto natin sa Diyos, re-respetuhin natin ang Kanyang salita. Yan yung maganda natin pag-usapan. Paano natin re-respetuhin ang Kanyang mga salita? In times of listening lang ba? In many ways, mga kapatid, pero isa sa act of giving reverence to the Word of God is, of course, by means of listening. Napakahalaga po yan. So, hindi po ito simpleng pagbibigay ng respect sa preacher. Hindi po ito simpleng pagbibigay ng respect sa mga katabi nyo dahil ayaw silang madistract. Pero, actually, it is giving highest respect to the one who lend us life and who will take this life again for Him. Yung buhay natin, hindi tayo mayari.
pahiram lang ito. Darating ang panahon, tayo ay babawian na ng buhay. At kung paano tayo nag-pay respect sa kanyang mga salita while we are here, it will great make a, ano po? It will make a great impact to eternity. Ano po? Yun ang matindi doon eh. Kaya dito pa lamang sa lupang ito ay pagsikapan natin, mga kapatid, sana yung buhay natin ay connected and giving high reverence to the Word of God. Reminder, mga kapatid, kung sino man ang tumatanggap po sa salita ng Diyos, dahil po sa pastor, dahil po sa kanyang sabihin natin, respect doon sa tao na yon, kung whatever, mga kapatid. But because of that man, definitely, mga kapatid, time will come, iya-abandon niya rin yung salita na yon. Tandaan niyo yan. Dapat po ang pinakamataas na paggalang natin, hindi po pangunahin sa pastor, hindi po pangunahin sa kanino mang tao, dapat po sa Diyos. Kaya kung mataas yung respeto natin sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo, regardless, bibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Sa uli, ang warning ito. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay naghahayag ng ating mga tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Naghahayag. Kung ngayon pa lamang ay hinahayag tayo ng salita ng Diyos, ito actually ay blessing para sa tunay na mananampalataya upang lalo silang lumapit sa Diyos. Pero kung ngayon pa lamang, mga kapatid, ay nahayag na ang ating mga puso at instead na tayo po, mga kapatid, ay magkaroon ng humility before God, eh tayo, mga kapatid, ay re-react negatively at naroon po yung rebellion, hindi po ito naghahatid sa iyo ng blessing. Actually, ito po ay cursing para sa iyo. Na po, sinusumpa ka na at ikaw ay dumarating na doon sa judgment ng Panginoon. Sana makita mo ito. Ang puso ng tao ay hindi niya kayang diktahan sa sarili niya dahil ang puso ang nagdidikta sa tao. Kung ang puso natin ay napakarumi, ito ang magdidikta sa atin kung ano ang magiging reaction natin. Kaya lagi nating hilingin sa Panginoon, huwag ang puso ko, Panginoon, ang siyang manguna sa akin. Ang salita mo pa rin, Panginoon, ang dapat na masunod sa aking buhay. Panginoon, sana tulungan niyo po ako na ang salita ninyo ay bigyan ko ng pinakamataas na respeto higit sa kanino mang tao. Tulungan niyo ako na tanggapin ang iyong mga salita na meron pong kapakumbabaan at handang magbago. Dapat ganyan ang meron tayong puso. At tandaan niyo, napakahalaga ng mataas na pagrespeto sa salita ng Diyos. Sa uli, mga kapatid, ang mga tunay na kinalulugda ng Diyos, meron pong mataas na pagrespeto sa kanya mga salita. Ang kinamumuhian ng Diyos, kabaligtaran, yung displeasure ng Panginoon sa mga taong tila Kristiyano, pero walang respeto sa kanyang mga salita. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita. Pinag-aaralan namin, Panginoon, ng application ng iyong mga salita. Tulungan kami na hindi sa sariling kakayanan namin ay mabago pa namin ang aming sarili, kundi sa habag ninyo at kapangyarihan ng inyong mga salita. Bagamat kami ay mga iniligtas ninyo, tulungan niyo po na kami ay akayin patungo sa paglago namin sa kabanalan at gaano man tila kasakit ang mga naririnig namin. Huwag naming ariing ito ay dahil pinepersonal kami, kundi iyon ay bahagi ng pagtitistis niyo sa amin para iprune kami at kami ay i-refine ninyo ng gusto until such time that we are ready to face your judgment and ready to give an account sa inyong harapan. Panginoon, tulungan niyo kami, hindi lamang yung confidence ang dumating sa amin, kundi yung clear ng yung purity ng pamumuhay. Salamat, Ama, sa iyong mga aral. Purihin po kayo. Ito ay aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.